Si Rico yan. Inidolo at hinangaan hindi lamang ng mga bata at teenagers, kundi maging mga matatanda. Sa bawat taong kanyang natulungan at pinasaya sa loob ng 7 taon niya sa industriya, mananatili siyang buhay sa alaala ng kanyang mga mahal sa buhay. At milyon-milyong tagahanga na karamihan ay hindi magkamayaw sa pagnanais na kahit isang saglit ay masulyapan man lamang ang karong kinalalagyan ng kanilang idolo. Sino si Rico yan? At bakit maging kanyang mga magulang ay hindi makapaniwala sa dami ng taong nagmahal sa kanilang anak? Narito ang aming report. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw ay may mga tagahanga na gabi pa lamang ay nasa labas na ng Lasal Green Hills upang bantayan ang labi ni Rico noong huling araw na ng lamay. Damang-dama ang lungkot sa loob ng gym ng Lasal bago pa man magumpisa ang misa para kay Rico. Nakabibinging katahimikan at waring nakikidalamhati din ang kapaligiran. Ilang saglit lamang ay unti-unti na nagsipagdatingan ng mga kaibigan mula sa industriya, kapamilya at mga tagahanga. I love you. Siyempre, kahit na po nasa iba na po kayo, alam ko po masaya po kayo dyan. Tapos, I'll miss you po. Mamimiss ko po yung mga hugs nyo, yung lambing nyo po sa akin. Lahat-lahat po nang binibigay sa amin. Sa madami po ako memories para sa inyo. I will miss all that. Napuno ang gym ng mga taong lubos na nagmamahal kay Rico. Dumating din ang dating kasinta na si Claudine Barreto, kasama ang kapatid na si Marjorie at Dennis Padilla. At hanggang sa huling hantungan ay naghatid kay Rico. Nag-umpisa ang misa, kitang-kita ang pighati at pagluluksa sa magulang at mga kapatid ni Rico. Naghandog ng panalangin at awitin ang mga kapwa-artista. Napagpag lalo ang damdami ng karamihan ng awitin ni Gary Valenciano, ang paboritong awitin ni Rico yan, ang Warrior is a Child. Mula sa Lasal ay inihatid si Rico sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park. Ito na marahil ang pinakamalungkot na yugto sa buhay ng mga nagmamahal sa kanya. Kamangha-mangha ang ipinakitang pananabik ng mga tao sa daan na sadyang hinihintay ang pagdaan ng motorcade para kay Rico. Dumagsa ang napakaraming tao sa mga kalye. At bago pa man makarating sa huling hantungan niya, hindi na rin mabilang ang mga tagahangang doon na lamang naghintay sa kanyang pagdating. Handang-handa sa Manila Memorial Park sa lahat ng posibleng mangyari. May portable toilets, mobile hospital ng Paranaque, at meron ding mga nagtitinda ng Rico yan ID chains. At dahil nag-iwan ng isang magandang halimbawa, nangako silang itutuloy ang nasimula ng aktor, gaya na lamang ng batang ito na handang mag-donate ng sariling dugo sa Red Cross Foundation kung saan ay miyembro si Rico yan. Maging mapagbigay, mabait at maging matulungin ang natutunan niya sa batang aktor. Oh, masaya naman po makatulong sa ibang tao eh. Kahit nakikita ko lang po siya sa TV, nagustuhan ko po siya kasi mukha niya, ganda. Kaya, kahit naman sa TV lang, makikita mong mabait siya. At dahil nga mabait at likas na karinyoso, at halos itinuturing na nila itong santo. He will work out for his beatification kasi he's in heaven. Ibig sabihin, he's a saint. Kaya ilikumin yung mga mabuting gawa niya dito. Kasi para naman siyang santo dito eh. Ayaw niya gulo. Ayaw niya. Mabait siya. Marunong siya makinig. Tapos hindi siya nag-iinsulto sa tao. Ayan. Ayaw niyang may mga alit-alitan. Gusto niya, ano, happy lahat. Bayani naman siya
kung ituring ng iba. Dahil sa iyo, madaming umaaway sa amin, maraming gumugulo sa amin dito sa showbiz. Hindi namin pinapatulan 'yon dahil you're worth loving and you're worth fighting for. Tawa ko, pero hindi ako nang mabot yun. Maraming tao. So, dito kahit masakit? Oo, kasi mahina ang tuhod ko eh. Masakit din sa loob ko. Kasi kahit hindi niya ako, kailangan na sulungan niya ako sa hirap. Nakala ko sa akin. Nakita ko sa gunde, nagsisinda ako ng sigarilyo. Binigyan niya ako ng Pasko, 10,000. Bahagi ng misyon ni Rico ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang maraming Pilipinong kabataan, gaya ng ginawa niya kay Joanne, batang may cerebral palsy. Tinatawagan ako sa Medical City. Nung tinawagan ako, kaso lang naka-discharge na kami noon. After 1 week, saka kami binigyan ng tulong. Siguro 1 week na kami naka-discharge nung tumawag yung manager niya. May iniwan daw si Rico yan na-check na 10,000. Tumatawag daw sa Medical City sila, kaso lang naka-discharge na kami. At malaki ang naging epekto nito kay Joanne nang malamang patay na si Rico. Siyempre masakit. Masakit, umiiyak nga kami dito eh. Tayo yung anak ko, hindi kumakain yan, iyak na iyak. After lang nung dinalaw namin, saka siya kumain. Kung mamimiss siya ng kanyang mga libu-libong tagahanga, higit siya nga hanap-hanapin ng mga kasamahan sa industriya at mga kapamilya sa ABS-CBN, lalo na ang grupo ng Magandang Tanghali Bayan, kung saan regular na nag-host si Rico. Hanggang sa kahuli-hulihan, pinakita niya sa aming lahat kung gaano siya kabait na anak, kaibigan, at kung gaano siya ka-gentleman. Makabagbag damdamin din ang ginawang pamamaalam at tribute ng programang What a Man sa kanilang kagrupo. We have cried our tears, we have spoken our words of mourning. But now, it's a time to say goodbye. Assure that Rico will be with the comfort of angels. We say farewell to a friend who, even in death, has taught us a precious lesson. That life can only be full and filled if it is dedicated to the fulfillment of others. But by he who lived his life by example, by not merely speaking of love, but showing love from the smallest gesture of affection to the biggest demonstration of unconditional care. For heaven is aware of true greatness in being a man, not through grandeur and fame, not through any display of wealth. Mula sa pagbabakasyon sa ibang bansa ay umuwi pa si Congressman Miguel Subiri upang kahit man lamang sa huling sandali ni Rico ay maihatid niya sa huling hantungan. Kaya't halos makonsensya nang hindi man lamang niya nakita at nakausap ang kaibigan bago siya magbakasyon. Ang samahan namin is one of trust and he is like a confidant to me as I am to him. Kung may mga problema siya sa mga sa love life niya, may problema ako sa love life ko, nagkukwentuhan kami, we compare notes. At matapat na kaibigan si Rico. Hindi siya plastic na tao, hindi siya showbiz na tao. And as a friend, he's one person na talagang matapat at very thoughtful and very forgiving. Naalala ko, basta may problema ako, kasi may problema sa Congress, nakikita niya, medyo harassed ako sa TV. Tumatawag yan minsan, pinapatawa niya ako, masyado serious, tatanda ka niyan. Magka-partner din sila sa negosyo. Isa siyang malaking kawalan sa kanilang business, ayon pa kay Congressman Subiri. Rico is a marketing genius. Magaling yan si Rico. Alam mo, yan ang hindi masyadong alam ng karamihan ng tao na kasi kilala siya as artista. Pero magaling din na businessman siya. Very active, dynamic, nag-i-inspire ng tao. Magaling sa human resource development. Contagious yung kanyang pagka-bigay ng energy and dynamism sa company. And he used to go to work a lot, diligently. And we will miss him in the company. And he's a loss to the Tequila Joe's group. At minsan ay nahihinga nga ni Rico sa kanya na pagod na ito sa show business.
at nais naman niyang maglingkod sa bayan. Pinayuhan niyang mamalagi na lamang ito sa States, subalit mahal ni Rico yan ang kanyang bayan, kung kaya't pinili niyang dito ay pagpatuloy ang pangarap na makatulong sa bayan. Actually, yeah, one of the reasons na naging close kami dahil pinag-usapan namin yung kanyang future, and at one point he was asking me about politics. Okay ba yung politics? Makakatulong pa ba siya sa tao pag pumasok siya sa politics instead of what he's doing now? Sinabi ko sa kanya, mas maganda dun sa hometown ninyo kung saan kayo galing, para at least matuwa naman yung mga taga Laguna, dahil ang hometown nila is Laguna, Pagsanan, Laguna. And we were talking about it when he was toying with the idea. At the time, the spokesman na siya for the youth. Ang dami niyang ideas. He's a dynamic person, full of hope for the country, no? Talagang optimist siya. Hindi lang sa politika at pag-aartista umikot ang mundo ni Rico. Higit sa lahat, ay isa siyang tunay na Kristiyano na patuloy na naghahanap ng tunay na plano ng may likha sa kanya. Alam mo, ever since yung, kumbaga na yung bahagi ng kanyang buhay, yung relationship niya kay Kristo. Ano yun? Constant yun. Hindi madrama, hindi yung maarte na papasanto-santo, pero alam mo, seryoso siya doon. Ha? Lagi niyang kasama sa tanong niya yung, ano ba talaga yung hinihingi ng Diyos sa akin? Ano? And makita mo, binubuno niya yun sa kanyang buhay. Sa kanya talagang dati pa yung struggle na ang kahalagahan ko bilang isang tao. At sa mga pangyayari nga sa buhay ni Rico, maaring di na uobra ang kanyang pananampalataya ayon pa kay Father Caluwag. Hindi ibig sabihin doon na binaliwala na ang Diyos, kundi alam mo yung relasyon natin sa Diyos, nagbabago yan eh. Depende sa sitwasyon din ng buhay natin eh. Pero ang relationship, yung kalaliman ng relationship, constant yan. Yun ang ni Rico, na laging, in a way, laging sentro yun sa buhay ni Rico eh. Dahil dito, napakalapit ng magagandang oportunidad sa buhay ng batang aktor. At sinisigurado niyang ginagawa niya ang pinakamabuti sa lahat ng oportunidad na dumarating sa kanya. Gusto kong magsilbi. Alam mo, bihira niyang gamitin yung lead eh. To lead. Lagi niyang sinasabi, serve. Doon ko, naisip ko lang yun nung patay na siya, no? Iniisip ko, kaya mag-uusap kami. Lagi niyang ginagamit, serve, maglingkod. Hindi mamuno, kundi maglingkod. Ano? Kasama sa mga plano ni Rico yan sa kanyang buhay, ang maging isang presidente. Pero sa simula, gusto kong paalam sa tao na may balak akong tumakbo. At may balak akong magpresidente in the future. Kasama sa plano ko to, na kung dumating yung oportunidad, papasukin ko yan. Alam mo yun ang kagandahan niya. And I think yun isang pwede natin maturo sa kabataan kahit wala na si Rico eh. Si Rico, kung anong oportunidad ang nandyan, pagbutihan mo, gawin mo. Be the best. Yun ang lagi niyang sinasabi. Sa kanyang pamilya, isa siyang anak at kapatid na may pusong walang galos at dalisan. Isang mabuti at huwarang anak. Subalit, lalo silang namangha sapagkat marami na palang natulungan ang kanilang anak. Bibigla pa rin na at nagagalak na malalaman na maraming natulungan, maraming nagawa mabuti rin yung si Rico. And we will continue to pursue Rico's dreams to be able to help the Filipino youth with his Ricoyan Youth Foundation. He was very, very loving, caring, making sure that I had everything. You know, he'd ask me, what do you need? He just wants to give me everything. At ang mensahe ni Rico, kahit ngayong siya ay espiritu na? I want to be remembered by the people that I help as somebody who always managed to be there when they needed me the most, and who always told them that no matter what happens, I will always be here by your side, and I will never stop until I help you achieve your dreams. When you need to speak your mind.
Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Rico yan, napatunayan niya ang napakaraming bagay. Sa gitna naman ng masalimot na takbo ng show business, napatunayan niya ang kadalisayan ng kanyang puso, ang pagiging isang totoong tao sa kanyang pamilya, katrabaho at mga tagahanga. Wala na si Rico yan, subalit ang halimbawang kanyang naiwan sa ating lahat ay mananatiling buhay at inspirasyon ng marami pang mga kabataan. At namatay siya ang spokesperson pa rin ng Department of Education for the Youth. At sa mga nais pong ipagpatuloy at mapanatiling buhay ang pangarap at pag-asa ni Rico yan para sa ating mga kabataan, maaari po kayong magbigay ng inyong donasyon sa Rico yan Youth Foundation. Maaari po kayong tumawag sa telephone numbers 425-1893 o 426-6001, local 4088. At sa iyo, Rico yan, sa pangalan ng milyon-milyon mong tagahanga, paalam. At sa aming pag-ubalik, tatalakayin natin ang sakit na kinamatay ni Rico yan, ang bangungot, makalipas ang patalakayin. Bayan, kinagimbal ng marami ang maagang pagkamatay ng matinee idol na si Rico yan. Sa gulang na 27 at halos wala namang idinaray na karamdaman. Hindi akalaing mabibilang ito sa estatistika ng mga sinawing palad na biktima ng bangungot. Isang kakaibang sanhi ng pagkamatay na magpahanggang ngayon ay nahirapan pa rin ipaliwanag ng medisina. Nababahala ngayon ang marami sa ating mga kababayan, mga kabataan. Dahil kung nangyari sa isang masayahin at malusog na si Rico yan, hindi malayong mangyari din sa kahit sino sa atin. Paano nga ba nangyayari ang isang bangungot? Paano ito maiwasan? At bakit lumalabas na madalas itong mangyari sa mga Asians, lalong-lalo na sa mga Pilipino? Alamin natin sa report na ito. Batay sa report ng mga medical legal na nag-examine sa labi ni Rico yan, heart attack secondary to acute hemorrhagic pancreatitis ang kinamatay ng aktor. Sa madaling salita, tinatawag itong bangungot. Eh, ano ba yung bangungot? It's translation to rise and moan in sleep. Ibig sabihin, natutulog sila, tapos nakikita sila na nagmo-moan or yung umuungol. So, yun yung ano na bangungot. Aside from that, nagiging cause then of death. So, it included yung mga patients na namamatay na they were observed na umuungol sila during sleep and did not, na hindi na sila gumising. Namatay ng tulog. Namatay ng tulog. Ang acute hemorrhagic pancreatitis ay isa lamang sa maraming dahilan ng bangungot. Pagdurugo na pag hiniwa yung pancreas. Andun na. Sira na yung pancreas at nakikita na yung pagdurugo. Kaya sinasabing acute hemorrhagic pancreatitis. Ayon sa mga gastroenterologist o mga eksperto sa sakit sa tiyan, ang acute hemorrhagic pancreatitis ay bigla ang pamamaga at pagkasira ng pancreas o lapay, isang organ sa likod ng bituka na responsable sa pagre-release ng mga enzymes o likido upang tunawin ang ating mga kinakain. Kapag nasira at namaga ang lapay o pancreas, kumakalat ang mga digestive enzymes at sa halip na tunawin ang ating kinain, inaatake nito ang ibang mga organ sa loob ng tiyan. Pwedeng sirain yung tissue mismo ng pancreas. At kung masira yung tissues ng pancreas, marirelease yung mga toxic substances which can eat up the other surrounding organs. So pwede maapektuhan yung baga, yung puso, yung kidneys. So ito yung associated with organ failure. Bagamat hindi direktang dahilan ng acute hemorrhagic pancreatitis ang alcohol o alak, isa itong dahilan kung bakit nasisira ang pancreas at bukod dito, sinisisi rin ang mga pagkaing matataba at ilang uri ng medisina. Maraming umiinom na hindi nagde-develop ng pancreatitis. So hindi mo masabi kung sino yung taong pwedeng maapektuhan ng acute pancreatitis from alcohol intake. Pero ang sinasabi ko, siguro yung dosage o yung volume ng iniinom may be a factor, no, in terms of development of acute pancreatitis.
Ay naman sa PMP Crime Lab, ang alcohol content ng labi ni Rico ay katumbas lamang ng 2 bote ng beer o 2 shot ng alak. Ngunit... Pero pwede ka pa rin kasi magkaroon ng acute pancreatitis kahit nga hindi ka uminom. Maraming causes. But it could be a cause. Yeah, that could be a cause kahit munti lang ang ininom. Pwedeng previously healthy individual magkaroon ng acute pancreatitis. Ang ibig kasi sabihin ng acute ay biglaan. Biglaan, hindi matagalan. So maaaring hindi mo to alam previously. Ayun ang ano kamalasan ng sakit na ito, no. Biglaan na lang kung dumating. At karaniwan pa 50% of the time fatal siya. Ngunit kung naagapan at nagising ang isang binabangungot, maaaring mailigtas pa ito. Sa kaso ni Rico yan, narinig siyang umuungol ng mga kasama, subalit hindi nila ito ginising. Ako yung gumigising sa kanya since before pa, when I went up. He was, naninigas na siya eh. Oh, okay. Hinigas na siya, and we couldn't do anything about it. We tried our best. Yeah. Sabi ng doktor, arrested na daw siya for how many hours? There are just symptoms, but these are not definite. Gigisingin mo siguro yung nagmo-moan ng malakas, yung umihilik ng malakas. Kasi maaaring hindi pancreatitis to eh, pwedeng sa heart, no, sa puso, o pwedeng sa pulmonary or sa lungs ang problema. Itinanggi rin ng PMP Crime Lab na may nakitang trace na ipinagbabawal na gamot na ecstasy si Rico yan. Walang prohibited or regulated drugs na nakita sa kanyang dugo. Walang marijuana. Walang methamphetamine o shabu. Wala rin yung component ng ecstasy. Ang nakatatandang kapatid na babae ng artistang si Red Sternberg na si Janet ay hindi halos umiinom ng alak. Subalit nito lamang Pebrero ay binangungot din at nang ma-examine ay nakitang meron din siyang namamaga at sirang pankreas. Ang unang pagkagising ko, the first thing I heard was Red sinet si Jeanette, sinet na hingitim na. When I went down the bed, when I went down the stairs to her room, nakita ko na the kids were already crying. And she was there. She was dead na. So I went to her. I checked her pulse, sa wrist niya and sa my neck. Like, it was too late. Isinisisi ni Red ang ugali nilang mag-anak na kumain ng 10 oras na ng gabi. Kaya't ito maaari ang dahilan kung bakit binangungot si Janet. Masama ang eating habits namin dito. So, usually we eat kasi like me, ang normal sleeping time ko is 4, 5 in the morning. So usually by 12, 1, 2 o'clock in the morning, sa computer pa ako. Ngumumuya pa ako noon eh. Dahil sapon ako computer, habang nag-computer, ngumumuya. So it's our lifestyle here at home, you know, which is wrong. Ang kasabihan ng mga matatanda na huwag matutulog pag busog, bagamat hindi direktang tinuturong dahilan ng bangungot, ay may scientificong basehan ayon sa mga dalubhasa. Wala namang mawawala, di ba, kung susundin natin yon. Kasi unang-una, kailangan din naman talaga ng katawan natin na magkaroon ng physiologically, na magkaroon ng time para ma-digest yung food. Kasi during the time na kumain tayo, yung dugo pumupunta yun sa bituka para matuno natin yung pagkain. Ibig sabihin, kaunting dugo yung may iwan sa brain natin, sa puso. Pag kasi natutulog tayo, syempre mas lalong bababa yung blood flow to the brain and to the other parts of the body. So, parang logical na isipin na parang masama nga matulog after a heavy meal or sobra kang busog. Ang kakulangan sa bitamina, lalo na ng vitamin B o thiamine at vitamin K o potassium ay maaring dahilan din ng bangungot. Sa potassium, usually sa mga juice, buko juice, orange juice, tapos banana, mataas dyan. Usually fruits, dyan siya nakukuha. Thiamine, ito yung mga, for example, mais, tapos green leafy vegetable. Yung mga tao na deficient dito or kulang sa vitamins na to, sila ay malakas uminom na alak kasi ang isang purpose ng ang isang epekto ng alak sa katawan, nawawala yung thiamine or para kasi ang sikat na showbiz columnist noon na si Oski Salazar ay kagagaling lamang ng isang Christmas party nang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Uminom siya ng gatas at saka kumain.
And then, pagkapanood niya ng TV na tulog siya. Narinig nung messenger niya na parang umungol siya, parang humilik. And then, nung makita niya, parang patay na. Atake sa puso ang findings ng mga manggagamot at dahil naganap sa pagtulog, itinuturing na rin itong isang uri ng bangungot. Parang kay Rico, sudden. Sudden na pagkamatay. Yun. Kaya siguro masama talaga yung masyadong kumain bago matulog. Yung sobrang tuwa, sobrang pagod, at saka sobrang busog. Parang ang tendency mo, mabangungot ka. Sa Japan kasi ito nakita eh. Yung mga sa working group nila, yung death in sleep, yung tawag nila, yung version nila na pokuri, nakikita na sa working group, nakikita nila that the night before, may stress yung pasyente, whether sobrang pagod sa trabaho, or there was an emotional stress. Kaya sabi nga nila doon, stress modification, probably, yun ang dapat nating targetin para maiwasan natin itong isang condition na hindi natin masyadong naiintindihan. Wala umanong bisyo ang asawa niyang si Alfredo Lebares, 35 taong gulang, isang welder. Subalit ayon kay Lina, lagi niyang natatanda ang napakalakas nitong maghilik. Lalo na siguro pagpagod. Malakas. Ginigising pa nga namin pag humihilik eh. Ano nang sound na hit niya? Parang truck? Ganyan. Yun ang hilik niya. Medyo malakas talaga. Malakas nga. Bisan nga yung bunso pa nga na magising sa kanya eh. Ngunit isang gabing natulog si Alfredo ay hindi na muli itong nagising. Siya kasi pag natutulog yun, yung balot na balot siya sa kumot, nakabaluktot. Sinundot ko siya, ginanyan ko siya sa paa ko, yung paa niyang sinundot ko. Sabi ko, magising ka na kay oras na, alas 7 na, hindi ka pa magbangon dyan. Nagtaka na lang ako, hindi ba siya kumilos? Ang ginawa ko, hinablot ko yung kumot. Pag-hablot ko sa kumot, doon ko na nakita yung mukha niya. Yung mukha ko talaga ang nakita niya. Inangitim, tapos may dugo lumabas. Ang paghihilik, bagamat hindi inaamin ng mga cardiologist na direktang sanhi ng bangungot, ay isang palatandaan na posibleng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang snoring, pwede yung tinatawag na benign or pwede may obstruction sa lalamunan. Yung mga subset ng patients na may obstruction sa lalamunan, sila yung nagkakaroon ng pagbaba ng oxygen habang natutulog at sila din yung mga tao na mas malaking chance magkaroon ng sakit sa puso. Ang SK chairman ng Barangay Kalusugan, Quezon City na si Andrew Manzano ay 24 na taong gulang lamang nang hindi na muling magising mula sa pagtulog. Kadilat siya na yung kamay nakapatong sa dibdib. Yung tsura niya. Yung pagdating sa St. Luke's, death on arrival sa akin. May autopsy ba siya? Hindi na namin yung pinay-autopsy. Kasi sabi ng mister ko, wala naman na yun. Huwag na lang natin paggalaw. Ang bangungot o nocturnal death syndrome, sa di pa malamang kadahilanan, ay natatangi sa mga bansa sa Southeast Asia, lalong-lalo na sa Pilipinas. At karaniwan sa mga biktima nito ay mga kalalakihan na edad 20 hanggang 40 taong gulang. Siguro economic or impoverished lifestyle na tinatawag. Yung Japan, ang trend nila mula din noong 1959, noong kung saan nag-una sila nag-report, until now, bumababa rin yung incidence. So sinasabi nila because of, dahil nagkakaroon sila ng improvement economically, bumababa yung incidence. Mm-hmm. Sa mga kinakain. Oo, sa kinakain or sa ibang lifestyle siguro. Exactly. Ngunit sa Pilipinas, sa halip na bumaba ang insidente ng bangungot, ay tila tumataas pa. From 1948 hanggang 1982, mukhang tumataas pa yung incidence. Pwedeng sabihin natin, siguro mas nakikita lang ng mga doctors, pero mahirap i-discount yung fact na hindi man lang siya bumababa unlike sa nakikita sa ibang bansa. Bakit kaya? Hindi pa natin alam yung dahilan. At pinapayo din ng mga dalubhasa ang pag-iwas sa sobrang pag-inom ng alkohol o mga nakalalasing na alak.
at mga matatabang pagkain upang maiwasan po ang pancreatitis at heart attack na siyang pangunahing nagiging sanhi ng bangungot. At baka po ang naging kamatayan ni Rico yan dahilan sa bangungot ay maging daan din para maging conscious naman o maging maingat ang ating mga kababayan sa ating kalusugan at uri ng buhay. Sa aming pag-ubalik, bakit patuloy pa rin ang pagpapapako sa cruise tuwing